Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo ay pansamantalang papatlan sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. At ako man po kayo nakikinig at nanonood sa ating mga Facebook Live viewers. Mga kabombo, ito ang ating Earth Hour Special Edition. Luzon, Visayas at Mindanao, kukuha tayo ng mga update kaugnay doon sa iba't ibang kaganapan kaugnay po ng mga gaganaping aktibidad dito sa Earth Hour. Ibig sabihin, yung mga event na kaugnay nitong aktibidad na ito, hindi lamang simple yung pagpatay ng daloy ng kuryente doon sa mga particular na lugar ng pinagdarausan ng mga event, kundi pati na yung iba't ibang pamamaraan ng pagtitipid ng enerhiya, mga kabombo, mga ka-Star Nation. At pag-iingat na rin sa ating kapaligiran ay ating itatampok dito sa ating special coverage ngayong gabi. Una nga rito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay hinikayat nga ng Department of Energy ang publiko na makilahok dito sa Earth Hour at kahit hindi man makarating dun sa mga venue ng nasabing mga programa. Ayon nga kay Energy Secretary Rafael Lutilia, malaking tulong para sa energy conservation ng bansa ang pakikilahok sa Earth Hour, kung saan ay isang oras na magpapatay ng ilaw hindi lamang sa buong bansa, kundi maging sa buong mundo na rin na nakikibahagi dito sa naturang aktibidad. Pwede anya itong gawin kahit nasa mga bahay lamang o kaya naman nasa trabaho at kahit saang mga lugar. Ang mahalaga umano ay isadiwa natin ang diwa ng Earth Hour upang anumang panahon at yan ay sa pang-araw-araw na gawain ay magawa natin ang pag-iingat at pagtatangkilik ng kaayusan at kalinisan sa ating kapaligiran. Parte na rin ito ng ating kontribusyon sa ating Mother Nature. Samantala, pinaigting naman ng Philippine National Police, mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung kanilang mga pagbabantay dyan sa mga venue ng Earth Hour at pangunahin na dyan sa lungsod ng Maynila. Ayon nga sa Manila Police District, maaaring may mga pagsamantala doon sa mga aktibidad na ito, mga kawatan na ibig samantalahin yung pagkakataon at makapambiktima. Lalo't may mga lugar po na magdidilim dahil nga dito sa power shutdown, bunsod na rin ng party yan, ng kampanya nitong mga nangunguna dito sa Earth Hour events. At yan ay para doon sa mga non-essential lights, syempre, isi-shutdown muna yan. May mga lugar din, mga kabombo, na maraming tao, kaya posible na may makihalo dyan na mga mandurukot doon sa mga venue ng Earth Hour. Kaya naman, payo ng pulisya, iwasang magdala ng mga mamahaling gamit kung siksikan yung mga tao sa mga lugar po na yan. At ngayon taon nga, ang sentro ng event ay dyan sa lungsod ng Maynila. Pero may mga aktibidad din sa iba't ibang sulok ng ating bansa kung saan may mga celebrity na makikibahagi rin sa energy saving campaign. Gaganapin naman ang event sa may kartilya ng Katipunan dyan sa may tabi ng Manila City Hall sa Arroceros, lungsod ng Maynila. Antabay tayo, mga kabombo, mga ka-Star Nation, at may live update tayo mula dyan sa parte ng lungsod ng Maynila kaugnay dun sa mga aktibidad ng Earth Hour at pangungunahan niya ng ating coverage team dyan sa naturang lugar. Unahin natin sa pagkakataong ito ang bahagi po ng Western Visayas. Meron din silang mga aktibidad. Hindi lamang yung katulad nung ipinakita natin kanina sa Bombo Network News, yung mga programa na nakahanay dyan sa lungsod ng Maynila, ay meron din na activities naman dun sa party po ng Iloilo. Yung Climate Change Summit, may Zumba, merong acoustic performances, at yan ay ilan sa mga highlights kaugnay ng pagdiriwang ng Earth Hour dyan sa Iloilo. At may balita ang Bombo Radio Iloilo. Hindi lamang ang pagpatay ng ilaw sa loob ng isang oras ang sentro ng pagdiriwang ng Earth Hour sa Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Nerio Luhan, ang Chief ng Public Information and Community Affairs Office sa Iloilo Provincial Government, sinabi nito na ilan rin sa mga aktibidad kaugnay sa Earth Hour ay ang Climate Change Summit, Zumba at Acoustic Performances. Ayon kay Luhan, makikiisa sa mga aktibidad ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at grupo ng mga kabataan. Pangungunahan naman ni Governor Arthur Defensor Jr. ang Lights of Activity ngayong gabi sa harap mismo ng Iloilo Provincial Capitol. We will be participating sa International Day for
climate change, which is the Rigum Dulong celebration here in Iloilo. This is the Earth Hour. So, aim nito is to raise awareness on the threat of climate change. There will be candlelighting as well. Si Mr. Neryo Luhan, samantala tiniyak naman ng kapulisan ang pagbibigay ng seguridad sa publiko kasabay ng pagpatay ng ilaw sa loob ng isang oras. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Major Silamay Sangrines, ang spokesperson ng Iloilo City Police Office, sinabi nito na mahigpit na magbabantay ang kapulisan sa tulong ng mga force multipliers upang mapigilan ang mga kriminal na samantalahin ng isang oras upang gumawa ng kasamaan. Well, yung downtown areas natin, yung mga kabarangayan natin, no? Hindi lang kasi police mami ang lalabas magbabantay eh. Nakapag-ugnayan na rin tayo sa mga barangay officials at tanod na kasunod ng sabay-sabay nating pag-shut off mamaya. Si Police Major Silamay Sangrines. Para sa Earth Hour coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kahit po yung matataas na opisyal ng ating bansa, may mga panawagan din ng pakikilahok dito sa ating Earth Hour event. Pero mamaya po yan, ipapasilip namin sa inyo yung ilan lamang po sa mga kampanya na isinusulong ng ating mga leader ng ating bansa. Dako naman tayo dyan sa Bicol Region. Yung pakikilahok dito sa isang oras na pagpatay ng mga non-essential lights, kaugnay pa rin ng Earth Hour event, malaking maitutulong daw para maprotektahan at maisalba ang ating kapaligiran. Paano nga ba yan? May balita ang Bombo Radio Naga. Pagpatay ng mga non-essential electric lights sa loob ng isang oras, malaki ang maitutulong sa pagprotekta at pagsalba ng kapaligiran kaugnay sa selebrasyon ng Earth Hour. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Renero Bukay, ang tagapagsalita ng Caso Recodos, hinikayat nito ang publiko na makiisa sa isang oras na pag-switch off ng ilaw mula alas 8.30 hanggang alas 9.30 ng gabi. Anya, napaka-importante ng pakikiisa sa mga katulad itong malalaking aktibidad dahil bibihira na nagsasagwa at sumasali sa mga ganitong hakbang upang maprotektahan ang mundo laban sa tuluyan itong pagkasira nito na nawagan ng opisyal sa lahat ng tao, komunidad, kumpanya, mga leaders ng iba't ibang bansa na makiisa sa isang oras sa pag-switch off ng mga non-essential electric lights sa buong mundo upang ipakita ang kanilang commitment sa pagsalba sa mundo. Dagdag pa ni Bukay, malaki ang may kukontribute ng isang oras sa pag-switch off ng mga ilaw sa buong mundo sa pagtipid sa paggamit nito, lalo na ngayon na naharap ang Pilipinas sa kakulangan sa supply ng kuryente dahil sa mataas sa demand na dala ng mainit na panahon. Maliban pa dito, malaki rin ang may tutulong nito upang makapagpahinga ang lahat mula sa polusyon na mula naman sa mga tao. Maalala noong 2019, umabot sa 195.34 megawatts ang na-conserve na kuryente dahil sa pagsasagawa ng Earth Hour na nagpapakita lamang umano ito na sa pagbaba ng pagkonsumo ng kuryente, mapipigilan rin ang pagkasira ng mundo. Ito'y dahil sa pagtitipid sa kuryente na babawasan rin ang demand sa pagsusunod ng fossil fuel na ginagamit sa pagproduce ng kuryente na labis na nakakasira sa kapaligiran. So ngayon, hangad na lamang ni Bukay na maging aktibong participants ang bawat isa sa mga ganitong napaka-importanteng event para naman sa ikakaayos ng ating mundo at kapaligiran. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Renera Bukay. Sa simple kong pagpatay natin ng mga ilaw sa ating mga tahanan, lalong-lalo na po yung hindi na ginagamit, yan palagi po yung ating pinapanawagan sa lahat ng mga consumer. Kasureko 2 at iba pong mga iba pa pang mga distribution utilities talagang kailangan po natin makiisa tayo dito. Malaki na po talaga ang contribution natin sa pagkasira ng ating Mother Earth. Sa simpleng pagpatay lang ng mga ilaw, malaki na po ang maitutulong niyan. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Ray Guevara nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, sa Basta Radyo. Bombo! Ayan mga kabombo, napakinggan natin yung pag-uulat galing dyan sa Bicol Region. Standby naman ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cebu at ang Star FM Manila. Kaugnay duman doon sa kanilang mga tinutukang aktibidad, may kinalaman pa rin dito sa Earth Hour activities at mga programa kalinsabay po ng pagtitipid sa kuryente, pagtataguyod ng
kahalagahan ng ating kalikasan at maraming iba pa mga programang kaakibat po nito. At mamaya dyan din sa lungsod ng Maynila, doon naman sa sentro ng aktibidad ng Earth Hour, kagapay yung mga nangunguna dyan sa mga event na idinaraos dyan. At meron pa mga celebrities, mga kabombo, nakabahagi dito sa aktibidad ng Earth Hour. Samantala, dakuhan muna natin ang lalawigan ng Pangasinan dahil meron din doon na mga aktibidad, selebrasyon para sa Earth Hour ay may mga nakalap ding impormasyon, hindi lamang dyan sa area ng Pangasinan, kundi maging doon sa ibang bansa. Paano nga ba idinaraos ang Earth Hour events? Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Dagupan. Ipinaliwanag ng Bombo International News Correspondents Australia ang kahalagaan kung bakit isineselebra ang Earth Hour sa mundo. Ayon kay Denmark Swede, Bombo International News Correspondents Australia, maganda na malaman din ng publiko ang kahalagaan ng pangangalaga sa kalikasan sa kahit na maliit lamang na paraan. Aniya, malaking tulong na kasi para sa kalikasan ang pagsunod sa isang aktibidad na tinatawag na Light Out sa Sydney. Noon na nang binigyan din ni Swede ng Earth Hour ay nagsimula bilang isang Light Out na kaganapan sa Sydney, Australia noong taong 2007 kung saan ay naging inspirasyon ng mga mamamayan na ipahayag ang kanilang suporta para sa klima. Sa panahong iyon ay nasa higit na 2.2 milyong mga katao at 2,000 mga negosyo ang nakibahagi. Mas mataas o ikukumpara sa mga nakikilahok ngayong taon. Samantala, ibinahagi naman ni Swede na nasa tinatayang 37% na sa Sydney, Australia ay gumagamit na ng solar power plant upang makatipid sa pagkonsumo ng kuryente. Announcement na malaki ang federal government or even the state government. Ang ano lang dito ay symbolic, pinapatay mga ilaw sa Harbour Bridge at saka sa Sydney Opera House. Na actually, yung Sydney Opera House hindi naman talaga pinapailaw yan 24 hours. So it's just symbolic. Carbon footprint. For in fact, kami yung pinakamalaking coal exporter. So parang mayroon ditong pros and cons. So yan ang nakita yung dahilan, yung pollution at saka yung pagtitipid sa kuryente. Kaya lang dito, 27% lang aming kuryente. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, dako naman tayo dyan sa mga aktibidad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sapagkat siya man ay may panawagan din para sa publiko na makibahagi dito sa Earth Hour Activities. May pagbabalita dyan si Bombo Annalie Soberano. Yes, Bombo Annalie. Yan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ito po kasing aktibidad na ito mismo, ang gobyerno ay isinusulong ito, yung pansamantalang pagtigil ng paggamit ng mga pasilidad na ginagamitan ng kuryente. Ito yung sa layunin nga na magkaroon ng kahit konting pahinga yung ating daigdig sa paggamit ng labis-labis na enerhiya. Sapagkat ito, mga kabombo, ay kailangan din kung ang isang bagay nga ay kinakailangan ipahinga para maging epektibo muli kapag ka ating gagamitin, ganun din ang mundo ay kinakailangan din ng konting hinga, mga kabombo. At yan ay parte nga ng isinusulong na kampanya para dito sa isang oras na tila pahinga. Ano? Ito yung Earth Hour event na nauukol para sa pansamantalang pagtigil ng paggamit ng matinding enerhiya dito sa ating bansa. Kuha tayo ng mga karagdagang report hinggil dyan at yung kampanya mismo ng pamahalaan para dito sa Earth Hour event. Ilang minuto na lamang mula ngayon ay magkakaroon na po ng shutdown yung mga electrical facilities. Okay, si Bombo Annalie Soberano, please come in. Inimugna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na makisa sa kampanya ng gobyerno ang You Have the Power habang ginugunita ang Earth Hour. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa panahon ng pag-obserba sa Earth Hour na itinatampok ang mahalagang papel ng kahusayan ng enerhiya sa pagtugon sa pagbabago ng klima. Sinabi ng Pangulo na ang Pilipinas ay maaaring mabawasan ang bakas ng karbon at lumikha ng isang napapanatiling hinaharap sa pamamagitan ng pagyakap sa mga kasanayan sa kahusayan ng enerhiya. Ayon pa sa Presidente, sinikayat din ito ang mga publiko na gumawa ng kanilang mga papel din. Ayon pa sa Presidente, ang itong
Hinikayat din ng punong ehekutibo ang mga tao na sumunod sa mga direktiba ng kausayan ng enerhiya dahil hindi lamang ito mapapanatili ang kapaligiran, ngunit hindi magpapalakas din ito sa isang matatag at agpang. Okay, Bombo Anali, bago kita ipagpatuloy, no, eto, dako muna tayo dito sa ating countdown. Ten, nine, eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating countdown para sa pansamantalang tigil muna ng mga electrical facilities. Yung mga non-essential po ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, upang tayo ay makibahagi din dito sa mabuting kampanya para may pagpahinga ng konti yung ating daigdig sa paggamit ng matinding enerhiya, mga kabombo, mga ka-Star Nation. At kagaya nga ng binabanggit ng atin pong reporters, ay may mga iba't ibang aktibidad na kalinsabay itong Earth Hour event na ito. At ngayon ay pansamantalang nakatigil na yung paggamit ng ilang mga electrical appliances na ginagamitan ng enerhiya, mga kabombo, mga ka-Star Nation, pati na yung iba pa, mga motorsiklo na gumagala-gala dito sa iba't ibang sulok po ng ating bansa, eh pwede naman pansamantalang ihinto muna yung ating mga sasakyan bilang parte ng pakikiisa na rin. Okay, going back to you, Bombo Anali, ano nga ba ang mensahe dito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Yes, Bombo Dennis, no, hinikayat nga niya ang lahat na gawin itong bilang oras sa itong Earth Hour patungo sa isang greener na hinaharap. Kaya pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Earth Hour. Let us highlight the crucial role of energy efficiency in addressing climate change. By embracing energy-efficient practices, we can reduce our carbon footprint and create a sustainable future. In the Philippines, our commitment to promoting energy efficiency paves the way for a cleaner, more climate-resilient nation. Amid challenges like El Niño, efficient resource management becomes absolutely important. Let's adhere to energy efficiency directives, not only to preserve the environment, but also to foster a robust and adaptive nation for the new Philippines that we envision. Join us in the You Have the Power campaign as we take steps towards energy security and sustainable systems. Thank you. And let's make this Earth Hour count towards a greener Earth Hour. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Ayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, na oras na natin sa buong kapuluan ay nasa meron na lamang tayong nalalabi, mga kabombo, mga ka-Star Nation, na 27 minuto bago sumapit ang ika-siyam ng gabi. So, kuha tayo ng update dyan sa lungsod ng Maynila. Ano nga ba yung mga kaganapan dyan? At sinasabi, may mga celebrity na darating para makibahagi dito sa Earth Hour activities. Bombo Victor Liantino, please come in. Bombo Dennis, ganap na ngang sinarhang itong mga ilog dito sa Kartilya ng Katipunan sa lungsod ng Maynila. Para yan sa pag-obserba nitong Biggest Hour for Earth, ang Earth Hour 2024. At dito nga ito ginanap ang main event ng pag-obserba nga ng Earth Hour sa bansa ngayong taon na may temang switch off plastic pollution, even hour for Earth. Kanina nga pagsapit ng alas 8:30 ng gabi, ay ganap na ang sinimulan itong pagpatay ng ilaw at bilang bahagi ng programa at saka lamang ito bubuksan mamaya pagkatapos ng isang oras, so eksaktong alas 9:30 ng gabi. At habang ang sarado itong mga ilaw dito, Bombo Dennis, ay tuloy-tuloy rin ang mga programa dito sa mismong Intablado. Samantala, ito nga ang Earth Hour na ito ay layunin na makatulong sa pangalaga ng kaligtasan at upang mapigilan na itong unti-unting pagbabago naman ng klima sa buong mundo. Ang Earth Hour ay isang worldwide movement na inorganisa ng World Wildlife Fund o WWF. At una itong sinimulan, ang partikular na itong Lights Off Events sa Sydney, Australia noong taong 2007, habang ang Pilipinas naman ay sumali sa naturang movement na ito noong taong 2008.
Simula noon ay taon-taon nang nag-a-adapt na Pilipinas sa ganitong environmental initiative. Una rito, Bombo Dennis, ay sinabi naman ng Department of Energy na gaganapin nga o ginanap ito ngang event na ito ay dito gaganapin o dito mismo ginanap sa Earth sa Kartilya ng Katipunan itong Earth Hour 2024 dito sa ating bansa. Ito nga ay sabay-sabay namang inobserbahan sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas at linahukan naman ng iba't ibang mga pribadong sektor. Samantala, ayon naman kay Gabriel Go, Officer in Charge ng Metropolitan Manila Development Authority, Special Operations Strike Force, kabilang ang kanilang ahensya dito sa nag-iisa nga Senturang Environmental Activity. Binigyang diligo na ang kaunting oras sa pag-obserba sa Earth Hour ay makatulong upang makatipid ng enerhiya at mailigtas ang kalikasan sa pagkasira nito. Narito ang bahagi ng eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay Mr. Gabriel Go, ang Officer in Charge ng MMDA Special Operations Strike Force. We've been partaking sa mga ganong gawa in terms of Earth Hour. Definitely susundin po natin yan because it's a very good kumbaga yung oras, yung kaunting oras na pag-adapt natin dyan po sa Earth Hour na yan. It also contributes when it comes to saving energy or when it comes to the environmental consciousness of the entire nation. At batay nga sa datos ng Department of Energy, umabot sa 195 megawatts ang natipid na kuryente noong taong 2019 Earth Hour Observance dito sa Pilipinas. Habang umabot lamang sa 65 megawatts ang natipid naman na kuryente noong taong 2023 sa parehong obserbasyon. At ayon nga sa Department of Energy, Bombo Dennis, ngayong taon ay target nilang higitan pa ito nga natipid na konsumo na noong 2023. At kanina nga sa ating pag-iipot, karamihan sa mga dumalo dito, Bombo Dennis, ay mga kabataan. At ang ilan nga sa ating nakapanayam kanina ay miyembro o bahagi ng Boy Scout of the Philippines. Sabi, isa itong pagkakataon naman para ipakita nila ang kanilang suporta sa ating kalikasan dahil nga sa unti-unti na itong nasisira dahil yan sa climate change. Kaugnay yan, pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Raymer Escalante, 12 anyos, at si Kyle Gian Pichay, 16 anyos, parehong miyembro ng Boy Scout of the Philippines. Dahil po, gusto naming iligtas po ang ating Mother Earth. Sa ano po, paglilinis po ng ating kapaligiran at pagtulong po sa kapwa. Masaya po, nakita ko si Sia, ang ganda niya. Ano po? Ano po yung kahalagahan ng Earth Hour sa mundo natin, lalo na po sa kalikasan natin na nagkakaroon ng climate change, global warming. So para magkakaroon po kami ng knowledge dito about sa kung paano po ma-manage natin ng tama yung Earth, kung tama ba or mali. Yun. Ano po, kalinisan po ng ano natin, ng kalikasan, and then iwasan po yung air pollution, smoke pollution tuloy. Basta about po sa pollution, kailangan po natin iwasan yung para hindi po lumala yung climate change. Yan, Bombo Dennis, ang bahagi ng ating pakikipagpanayam sa dalawang miyembro nga ng Boy Scout of the Philippines na si Raymer Escalante at si Kyle Pichay. At natutuwa nga tayo, Bombo Dennis, dahil sila mismo ay bata pa, isa yung isa, 12 anyos, at yung isa naman ay 16 anyos, ay talaga naman nagpakita sila ng pagmamahal sa ating inang kalikasan at upang maiwasan na o at least mailigtas itong ating Mother Earth sa unti-unti nitong pagkasira dahil na rin yan sa mga aktibidad na ginagawa ng tao, Bombo Dennis. At kanina nga, nakapanayam din natin, ito kasi bukod doon sa dumalo, dito ay si Mayor Hani Lacuna, maging ibang opisyal pa ng Lungsod ng Manila, pati na rin yung mga iba pang mga empleyado ng iba't ibang departamento ng Lungsod ng Manila, nakapanayam din natin ang isa
sa barangay captain ng barangay dito sa lungsod ng Manila. Walang iba, si Sunny Jimeno. At natanong nga natin kanina bilang isang barangay kapitan, kung ano yung mga ginagawa niyang proyekto para naman sa ating kalikasan. Narito ang bahagi ng ating pakikipagpanayam. Bukod po sa kinakailangan, inimbitahan po kami ng Manila Barangay Bureau para umattend sa event na to. Pinopromote po namin ang segregation ng mga basura. Nagkakandak din po kami ng daily cleanup drives, weekly cleanup drives sa aming lugar. Como Denise, bukod doon sa ating nakikitang mga kababaan na patuloy na dumadating para nga makilahok dito sa pag-obserba itong Earth Hour 2024, ay nakita rito natin na maayos ang latag ng seguridad dito. Nakita natin ang presensya ng Philippine National Police na talaga namang mahigpit na nagmamatsyag para nga masiguro ito namang katiwasayan at maayos na pag-obserba nitong Earth Hour 2024 dito yan sa lungsod ng Manila. Kanina nga ay maaring abangan mamaya si itong si Pablo naman na ng SB19, maging itong si Lira Bermudez at ang singer naman ni si Chedi at Miko na bahagi yan noong nagpapatuloy na programa ngayong gabing ito, Kumo Denis. Okay, may crowd estimate bang inilabas ang mga otoridad dyan na Bombo Victor? So far, walang crowd estimate na inilabas itong mga otoridad dito sa lungsod ng Manila. Bagamat makikita natin o makikita nyo sa video na nasa ating screen na talaga namang dinumog din ito, itong programang ito. At kagaya na nababagay ko kanina, Sir Bongo Denis, na karamihan sa mga dumalo dito ay mga kabataan. Sige, maraming salamat at mag-ingat kayo. Yan muna ang aking update mula dito sa lungsod ng Manila, particular na dito sa may Kartilya ng Katipunan. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian pinag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Ayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, update pa rin yan dyan sa mga aktibidad sa sentro ng event na itong Earth Hour 2024. Mula ho dyan sa lungsod ng Maynila, dadako naman tayo sa parte ng Davao Region dahil meron ding mga aktibidad ang Davao City Government at yung iba pa mga grupo na nakikibahagi dyan. Alamin natin sa ulat ng Bombo Radio Davao. Nag-umpisa sa tree planting activity ang Earth Hour Countdown dito sa Davao City. Ayon kay Nestle Pacaldo, empleyado ng North Point Davao, nagsimula ang ganitong aktividad noong taong 2014 na naging panata na ng kanilang kumpanya. Dagdag pa nito na naging matagumpay ang tree planting activity kanina na dinaluhan ng umabot sa 50 na tao na pawang mga residente rin ng nasabing condominium. Sa katunayan, handa na ang mga residente na magpatay ng ilaw sa loob ng isang oras. Isang araw ang naturang aktividad na kung saan may paligsahan din na nocturnal photography na maaaring salihan ng lahat kahit hindi residente ng naturang condominium. Samantala, dumalo naman ang ilang mga dayo upang saksihan ang nasabi aktividad na pinasalamatan naman ng mismong head. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Danica Baguio. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha naman tayo ng mga karagdagan pang report. So mula dyan sa Cebu, dyan sa parte ng Davao, ay lilipat tayo doon sa Central Visayas dahil yung lokal na pamahalaan dyan sa Cebu City, hindi man sila kabahagi pero yung ilang mga parte ng lalawigan ng Cebu nakiisa rin dito sa aktibidad tungkol sa Earth Hour. May pagbabalita dyan ng Bombo Radio Cebu.
Hindi nakilahok ang lokal na pamahalaan ng Cebu City sa Earth Hour 2024 ngayong gabi Sabado, Marso 23, 2024. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Concejal Jower Garganera, ang chairman ng Community and Environment sa Cebu City, na tukoy na kahit hindi lumahok ang Cebu City, dapat malaman ng komunidad kung gaano kahalaga ang Earth Hour. Kasabay ng paalala na kahit hindi man nakilahok ang Cebu City, dapat pa rin tandaan na kinakailangang magtipid ng kuryente sapagkat isa ito sa mapagkukunan para sa lahat ng mga pangangailangan ng lungsod. At hinikayat ang Cebuano sa layunin ng Earth Hour Day ang makatipid sa kuryente at gayon din na matulungan ang kapaligiran laban sa pagbabago ng klima. Sa kabilang banda, may mga syudad sa probinsya ng Cebu ang nakilahok tulad ng lungsod ng Danao, kung saan hinimok ng lokal na pamahalaan ang mga mamamayan ng Danao na lumahok sa Lights of Danao, isang aktividad alinsunod sa Earth Hour 2024 na magsisimula 8:30 ng gabi hanggang sa 9:30, kung saan isinasagawa ng lungsod ng Danao ang Earth Hour Run 2024 at Lights of Danao sa Boardwalk. Samantala, nakiisa din ang lungsod ng Naga, Cebu na may temang Switch Off Plastic Pollution, Give an R for Earth, kung saan hinikayat ng pamahalang lungsod ang lahat ng individual, paaralan, negosyo at komunidad, kabilang ang mga pribadong sektor na lumahok sabay-sabay sa pagpatay ng mga ilaw sa kani-kanilang mga tahanan, opisina at komunidad. We in Cebu, we are one, not only with the entire Philippine archipelago, but we are one with the world in supporting Earth Hour Day, and that is to remind people around that our resources are not abundant anymore, and we have scarcity power, we have scarcity in water, especially in the place where, in the city where we are in. And then this is not just a slogan, but this is more of an educational information that especially the younger one. Napakinggan si Concejal Joel Garganera, ang chairman sa Community and Environment sa Cebu City. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bago tayo magtapos, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako tayo dyan sa lungsod ng Quezon. Akala nyo ba lungsod lang ng Maynila yung may aktibidad para dito sa Earth Hour, dito sa Metro Manila? Aba, nakuha natin dyan sa Quezon City dahil yung mga K-pop fans ay bumuhos dyan sa lungsod ng Quezon para dito sa observance ng Earth Hour. Paano nga ba yung aktibidad dyan? Alamin natin yan sa ulat ng Star FM Manila. Ito ang celebration for a cause na nagsimula ka kaninang alas 11 ng umaga, na nagkaroon pa ng iba't ibang paraffles, games at performance. Nagkaroon nga ng gathering sa mga fanbase ngayong araw. Nandito ang mga K-pop fandom ng EXO, TXT, Blackpink, G-Idol, NewJeans at parami pang iba. Kasama ang ilang mga professionals at environmentalists, at ang pinaka-inaabangang kaganapan ay pagsapit nga ng alas 8:30 ng gabi ay sisindihan na ng mga K-pop fans ang kanilang mga light sticks ng mga K-pop fandoms kasabay ng pagpatay ng ilaw ng buong mundo. At yan ang report mula dito sa Quezon City. Nag-uulat Star DJ Kimmy Gora ng Star FM Manila para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At yan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang kabuuan ng ating pagtutok dito sa mga kaganapan sa Earth Hour. At yan ay tuloy-tuloy pa na i-observe hanggang mamayang alas 9:30 ng gabi. Yung pansamantalang pagtigil sa paggamit ng mga non-essential electrical appliances dyan sa inyong mga lugar. Pwede rin po kayo makibahagi dito, humabol dito sa Earth Hour. Ika nga, no? At yan ay patuloy natin gagawin, yung diwa ng Earth Hour. Ito, mga kabombo, ay simboliko lamang. Pwede nating i-apply sa araw-araw nating aktibidad yung pagtitipid sa paggamit ng kuryente at iba pang mga mahalagang bagay para sa pag-iingat ng ating kalikasan. At yan ang ating special coverage mula dito sa Bombo News Center, Makati, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!